Parang gusto ko nang pumunta ng ibang planeta. Kung di ka babalik sa piling ko, ako'y handa na. Buo na ang loob kong sa mga alien ay sumama. Buti na lang meron pang empila. I think this battle will gonna be one of the best in this year, and definitely it's a 100% fight. At itong gagawin naming battle ay para sa lahat ng Pilipino to. Medyo sensitive pero meron tayong mapupulot na aral. I don't feel anything. I'm just prepared for anything. I will fight for anything. I will do my best for our country and whole Filipino nation. Yun, nung nalaman kong dito yung venue sa isang liblib na lugar sa Africa, talaga natakot ako kasi alam mo may mga tiger dito, mga wild na giraffe. Pakiramdam ko si Koke, hindi niya rin mapupuntahan to eh. Tagong-tago talaga. For you, my opponent, I will give you a very phenomenal fight of the decade, and I'll make sure that I'm sure. Sana po magustuhan nyo to, at para sa inyo rin to, hindi lang para sa amin, para sa inyo rin to itong gaganapan namin, at para sa Pilipinas syempre. Flip top on 12! Day 2, pang 11 na laban na to ng ngayong araw. Dito tayo ngayon sa Southville 3, Poblacion, Muntinlupa. Flip top, mag-ingay para sa parating nating laban. Salamat ulit sa lahat ng MCs na bumubuo ng liga. At syempre, para sa buong Ahon 12, tangay na 52 sa pinakamalupit na MCs ng Pilipinas, magkasama-sama ngayon dito. At syempre, mga ibang bisita natin, shoutout sa inyong lahat. Sa kanan ko, Muntinlupa represent. Para sa inyo, mag-iay tayo lahat para ay Shernan. Yeah. Kami nagsasabi na mahina daw ako pagdating sa ganito na banatan. Bakit di mo alamin na lika nga sa samahan? Pakita pasukin ang aking kaharian. Dahan-dahan sa paglakad. Baka maapakang buwang ulo ng aking pinaslan. Sige, tuloy lang, huwag ka mailang. Isa pa lang yan, marami pa sa unahan. Pinagsasambal, pinagulong, pinagapa. Pinakain ko ng kaliwat ka ng kumamao. Kahit di mo nakikita o naririnig ay para bang ang bawat sakit ay tila ba nadadama mo. Kakainin ka ng galit, kalungkutan at pagkabigo. Mga luway ko sa tutulo sa mata mo. Maiisip mo na sana, hindi ka nalang isinilang sisisihin mo ang amatang ina mo. Tumatakbo nga pala akong independent councilor sa District 1 ng Muntinlupa. Maraming salamat. Konsi. Sa kaliwa naman, Bulihan Cavite represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Jonas. Ang dami kong problema na tila ba dilema. Parang gusto ko nang pumunta ng ibang planeta. Kung di ka babalik sa piling ko, ako'y handa na. Buo na ang loob kong sa mga alien ay sumama. Ilang bote ng alak pa ba ang dapat mabasag? Sabihin mo mahal at gagawin ko yan kaagad. Yung pako bubog tamtax gusto mo gawin kong salad. Kakainin ko lahat para lang ako yung mapatawad. Parang Santo Niño, eh, no? Yun, shoutout nga pala kay Boss Sanjo, yung boss ko dyan, kay Boss Pipito, syempre kay Justin Diamante, at sa Flip Sneakerheads, at kay Boss A.R. Ramos, mamaya na iba. Pinag-usapan na nila,
wala nang coin toss, pinili nila mauna si Jonas. Pahinga natin, unang banat, Ahon 12, Jonas. Game. Sa susunod na taon, pag nagkataon, marami na naman taong maluloko. Kasi halalan na naman, kaya malamang marami ang boboto. Boboto. Game? Game! Manny Pacquiao! Ikaw ba yan? Ba't parang tumataba ka masyado? Ulul, Buboy Fernandez, wag na nga kaming ginagago. Ako si Isko na Negro. Nakilala sa kamay nilaan. Ikaw yung boksingero. Nakilala sa kamay mo lamang. Oo, naghuhubad ako noon. Doon sa napili kong trabaho. Patunay lang na noon pa man wala na akong tinatago sa mga tao. Ngayong eleksyon, napatunayan kong walang bayag ang tulad mo. Kasi kilala kang palaban sa bansang to, eh bakit ka tumatakbo? Matalino na mga botante, brother. Di mo na sila malilin lang. Kaya umupo ka na lang sa iyong corner. Di mo deserve sa Malacanang. Di sapat ang tapang at lakas para mapaunlad itong nasyon. Kailangan ng utak tsaka puso. Yun ang magandang kombinasyon. Yun ang magandang kombinasyon. Choke si Isko? Never. Yun ang magandang kombinasyon. Masyadong kumpiyansa na mananalo. Huwag kang ang feeling dyan, sir. Baka yung mga bilib sa combo mo hindi pa nakaregister. Kaya bakit tayo ang pinagtapat? Hindi kita kamats. Sobrang dumi mo maglaro, di ka malinis magpants. Mapapahiya ka lang ngayon sa harap ng yung mga fans. Na wala respeto ko sa'yo nung kinanta mo yung Sometimes When We Touch. Sometimes When We Touch. Tapos ngayong Christmas, balak mo pang kantahin yung sa Wisbas? Jesus! Kaya kapatid, 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 kami ay malabo mong ma-impress. Kami ay malabo mong ma-impress. Paano mo ipagtatanggol ang bansa natin sa ibang lahi kung hirap ka mag-Ingles? Wala kang hinaharap dito, bes. Kahit malaki ang yung chess, di porkit nakakapasok sa tres, makakapasok ka sa press. Kasi sawang-sawa na tao sa pambubola, kaya di mo na mabibilog. Gising na bayan sa katotohanan at di mo na mapapatulog. Oo, maka-Diyos ka, makatao, pero di sapat ang yung hubog. Kasi minsan ang makinang paang mas madalas makabubog. Gusto tayo panghawakan ng kamay niya na panlaban. Gusto tayo panghawakan ng kamay niya na panlaban. Eh gulpi na Pilipinas dahil sa bugbog ng kahirapan. O palagi kang lumalaban sa ibang bansa para makalikom lang. Ngunit paano ka magiging bukas palad kung madalas nakatikom yan? Kaya sa pangako na itong pag-ahon, tanga na lang ang papalakpak. Paano tayo nito maibabangon kung masanay siya magpabagsak? At last, tinapos ko ng maayos at walang dungis lahat ng aking mga terms. Hindi ako nagmamalinis, Pak. Alam yan ni Kuya Germs. Hindi daw siya nagmamalinis. Alam daw ni Kuya Germs. Oo nga. At mahina daw ako sa English. Tama. Isang gabi na naginip ako. Nasa taas daw ako ng building. Habang nasa taas ako ng building, tanong na tanong ko yung buong city. Habang pinagmamastang ko yung buong city, hinahanap ko yung otso. Hindi, meron ako nakita na kabayo tumatakbo. Papalapit siya sa akin, tapos may kasunod pa siyang isa. Pagtingin ko sa kamay ko, wala na akong pera. Tapos yung kabayo, 1 tsaka 6, 3-5 pa na natayaan ko. Ayoko na mag-video karera. Eh
Anyway, ako nga pala si Manny. Mula sa hirap, nagsikap. Hanggang naging 8th Division Champion ng mundo. Yeah. Nagbigay karangalan sa bansa gamit ang lakas at puso ng isang Pilipino. Hanggang sa naging senador, napakaraming kutsaang sa akin ay dumagok. Madalas daw akong absent pero may dahilan yun. Alam nyo kung ano? Hindi ako pumasok. Pero hindi ako nagpabaya. 16 na batas ang naipasa ko sa Senado. Isa na dyan ang National Bible Day na pinirmahan mismo ng Pangulo. Wala akong bahid ng korupsyon. Yung sahod ko bilang senador, binibigay ko sa iba, alam nyo yan. Madalas man akong mahala, ang mahalaga, hindi kayo nawawalan. At ngayon, tumatakbo ko bilang Pangulo. Di nyo ako mapipigilan dito. Gusto mo, suntukan tayo eh. Ano, suntukan tayo? Pasalamat ka, ayaw mo. Sino ka ba? Sino ba siya? Isko? Diyos ko. Anong magagawa mo? Lahat ng anak ko, kamukha ko, doon palang panalo na ako. Sa Cebu? Sa Maynila? Panis. Sinasakop na ng Cebuana. Sa Cebu? Tignan mo. Tignan mo. Wala yung punchline, tignan mo lang, tanga. Pag ako naging presidente, para to sa lahat na nasa flip top, meron akong isusulong mga kaibigan. Malaking bagay para sa atin to. Uunahin kong ibaba ang presyo ng lungganisang binibenta ni Sinay. Pati ang chili garlic ni Bagsik. Pucha. Masarap sana, kaso ang lala. Ang liit ng bote. 300-200. Tapos yung bibig mo, bigla pang mamamaga. Pati yung bagoong ni Luxuria. Lux, nag-iisip ka ba? Ano to? Ano ba naiisip namin pag sinabing bagoong ni Luxuria? Ano mo? Pero seryoso, mabigyan ng bahay lahat na mahihirap. Yan ang gusto ko. Sa probinsya namin, nagawa ko na yan gamit sariling pera ko. Lahat ng korup, ikukulong ko. Pag ako naging presidente, wala akong sinisino. Korupsyon ang dahilan ng kahirapan. Yung kaban ng bayan dapat binabahagi sa mga Pilipino. Alam ko ang pakiramdam na mahirap. Dahil dyan ako nang galing. Walang maayos na trabaho, tahanan, minsan wala pang makain. Malaki ang takot ko kay Papa Jesus. Yeah, all hail Jesus. Wala, malaki ang takot ko kay Jesus. Ang magnakaw, isang malaking kasalanan. Ang paunlarin ng Pilipinas, gagawin kong pangsyam na kampyonato sa aking mga laban. Time! Alam mo Tagalog ng time? E di tepaklong. Balaw-balaw, paikin natin! National Bible Day daw. Huwag mo nga kaming niloloko. Sino man niniwala sa'yo, mukha ang demonyo. Totoo, di ba? Sa mga nagbabalak bumoto kay Manny, ang tangi kong masasabi, wag. Kasi papayag ba kayo, pag naging presidente to, bibigyan niya kayo ng job. Yan ba presidente nyo? Puro suntok alam? O puro suntok ka lang? Kaya malamang yung mga pangako nito puro suntok sa buwan. Ako, napaunlad ko kamay nilaan. Kasi kinikilusan ko bawat araw. Isinasaayos ko yung madalas na reklamo nila't mga ayaw. Yung mga madidilim na kalsada, pinatayuan ko ng post-it ilaw. Nang sa ganon ay di na madagdagan ang mga nadarapang magnanakaw. Siyempre, mabibilis pag sitakbo nun eh. Ano para may ilaw sila? Magmula sa Quiapo, Tondo. Ay magmula sa Binondo, Quiapo, Tondo, Paco. Grabe, sobrang linis. Hindi sa pagmamayabang, kung nakarating ka ng tutuban, ang daming Nike Cortez. Sa San Andres, Santa Mesa, Santa Cruz, Santa Ana, lalo na sa Malate. Pag dinala kita doon pare, baka mag-aaway kayo ni Jinke. Pero totoo, bumaba talagang krimen sa kamay nilaan. Dahil sa aking pamamalakad,
Nagkalat ng mga kapulisan, kaya nakakagala kayo ng panatag. Ipinaayos ko yung mga nasirang establishmento. Yung mga nagkalat na sidewalk vendor, binigyan ko na magandang pwesto. Kasi galing ako sa hirap at di ako magmamalinis. O ako ay laking squatter na parang 3GS. Kaya mahal ko ang aking bayan. Sa puso at sa diwa. Hindi pwedeng ako lang yung gwapo. Dapat pogi rin yung Maynila. Kaya kung ako magiging presidente at iboboto ng madla, ipinapangako ko na mas magiging maayos ang ating bansa. Ipinapangako kong mas magiging maayos ang ating bansa. At pag ako naging presidente, itong flip top, magkakaroon ng sariling stadium. Yay. Yung mga nag-uumpisa pa lang sa battle rap, bibilhan ko ng sariling classroom. Yung mga hindi nakikita ang mga plano ko, aabutan ko ng mushroom. Pero pag ikaw naging presidente, yari ka kay Vitrum. Okay. Ininsulto pa yung sinulong ko para sa Bible Day. Mukha daw akong demonyo. Never. Isko, hindi ako demonyo. Ako ay devil. Nilagyan niya daw ng ilaw ang kamay nilaan. Yun na ba ang hirit mo? Salamat sa ilaw, pero maliwanag sa amin na malaki ang kupit mo. Dahil pogi siya, dapat pogi din daw ang Maynila. Mapapabilib mo na ba ako? Paano mo nasabing pogi yung Maynila? Bakit Maynila ba ako? Marami na daw kapulisan sa Maynila para safe, walang snatcher. Yan. Yan ang isa sa maganda na hirit mo. Congrats para dyan. Kasi yung wallet ko. Wala sa'yo? Okay? Sabi ni Pangulong Duterte, meron daw isang presidensyable na nagko-cocaine. Malabong ako yan. Dahil ang cocaine na tinitikman ko, cocaine can. Pwedeng Pepsi, Coca-Cola, wag lang Ayak, tsaka Yossi. Ang tanging bisyo ko lang naman, mahalin si Jinky. Love you, babe. Pag-uwi ko, may bago ang bag. Di ba ikaw yung mayor na mahilig sa baliktaran? Ha, Mot, ikaw ba yan? Alam namin naman siya sa pagkatao mo yun ng demo na banlawan. Pipigain kita gamit ng salita sabay sampay. Oops, nag-gets yung reference. Halatang kinabahan dahil ang labahan ay labahan pa rin pag hindi nilabahan. Tama, diba? Ang ina. Tamad ka kasi. Ano bang kaya mo na hindi ko kaya? Meron ka na wala ako. Meron kang maipagmamalaki, pero maipagmalaki ka, yun ang wala sa'yo. Na mayampag ang Pilipinas sa larangan ng boxing dahil sa Manny P. Na may Mami Ding, makapangyarihan ng dasal kaysa kay Papi D. Kung papugian, lamang ka. At yung usapang itsura, ulul, mas masarap pag-usapan ng suntukan. Kaya, yung suntok mo sa suntok ko, yung sa'yo, Apir, sa'kin ka patumapat, mananakot kay Amir, kaliwat ka ng lagapak, maaalala si Bashir, oo, talagang sunod-sunod ang punch, akala mo, Kashir. Yun ang wala sa'yo, Yorme. Bars. Akala mo kasi, bobo ka eh, no? Hindi na ngayon, punyeta ka. Isa ka sa nang maliit sa akin nung pinasok ko ang politika. Porkit wala akong diploma? At mataas na aral kagaya nyo, iinsultuhin nyo na kahit alam nyo malinis ang pagkatao ko.
Masama ba na pumasok sa politika? Bakit niyo ako tinatawanan? Ang hangad ko lang naman ay tumulong sa iba. At yun ang hindi matatawaran. Kahirapan, mamamayan, yun ang aking pinaglalaban. Oo, hindi ako matalino, pero yung puso ko sa mga tao, higit pa sa may pinag-aralan. Baliwala sa akin ang suntok ng ibang lahi pag ako ang nasa entablado. Ang masakit, ang pagtawanan ka ng kapwa mo Pilipino. Saka gustuhan ko na tumulong at ang problema ay masolusyonan. Mga matatalinong Pilipino, ako ang pinagtutulungan. Nasanay kasi kayo sa politikang puro siraan. Inabuso ang demokrasya imbis na magtulungan. Disiplina ang kailangan. Kapakanan ng mamamayan. Nasa mata nyo mismo ang pruweba. Ngayon kung di kayo makikinig sa akin, sana ba, bitch, nasa inyo na ang pruweba. Alimbana at pahinga natin. Malakas daw akong mangupit. Anong pinagsasabi mo dyan? Sino kaya sa ating may piggy bank sa tiyan? Oh, pinakabitan ko ng ilaw yung Maynila. Yung mga poste yung Maynila. Di kita niloloko. Nung pinakabitan ko yung pinalisan ko kayo ng Meralco. Hindi nakakataw yun. Malay. Pero dahil Pilipino ako support. De, sa totoo lang, wala naman talaga akong pinapanigang kandidato. Kaya hanggang ngayon, putang ina, hindi ako rehistrado. Kasi wala naman eh. Kahit si Lenny, Isko, Pacquiao, Marcos, kahit sinong manalo, yung kahirapan ng Pilipinas, di na matatapos. Kasi, paano ko nasabi, tayo rin naman na may gawa. Pag may matalinong presidente, may mga putapete na pilit nagpapababa. Kesyo magnanakaw, kurakot, alipin ng China, mga bitter. Kung makapagsalita, akala mo hindi sila nag-China pound dati na malakas yung speaker? Oh, malakas yung speaker. Di ba yung soundtrip nyo nun, kanta ni Curse One tsaka ng gagong rapper? Pero hindi ako again sa mga ralista. Tsaka sa mga nakikibaka. Ang sa akin lang bago sana sumama, yung pinaglalaban, alam nyo sana. Kasi karamihan dyan, nakuha lang sa mga tambay. Yan yung mga perwisyo sa loob ng bahay na pinapalayas na ng nanay. May daladalang tarpulin, nakasulat doon lahat ng reklamo. Imbis mabasa ng gobyerno, nabasa lang ng bumbero. Kaya, imbis na magreklamo ng magreklamo, magsikap na lang tayo. Kumayod ng kumayod, lalo na yung pamilyado. Huwag tayong umasa sa gobyerno para umasenso. Tayo na mismo ang gumalaw para minsan maging milyonaryo. At saka, kung ako papapiliin, gusto ko maging presidente, yung marunong makisama sa matino tsaka adik. Para masaya tayo matik. Tumakbo ka na, Arik. Yun lang. Maraming hindi salamat. Okay. Tinawag mong piggy bank ang tiyan ko? Wala ka bang modo? Hindi ang piggy bank, yan ay Banco de Oro. So yun na yun. Okay. Wait, nice. Lahat naman ng politiko gustong maglingkod dyan sa bansa. Si BBM, Ping Lacson, ikaw, ako. Ang tanong na lang, sino ba talaga yung may malasakit talaga? Lahat tayo gustong tumulong, di ba? Lahat tayo gustong magserbisyo. Lahat naman tayo may platformang konkreto. Okay lang kahit sino manalo sa atin, pare. Huwag lang si Lenny Robredo. Gusto mo? Gusto nyo? Seryoso, gusto nyo? Oo. Gusto nyo, presidente nyo, inagawa ng kapangyarihan si Goku? Ikaw, gusto mo? Gusto mo, presidente mo, ang paboritong Pokemon, si Pikachu? Gusto mo? Ayaw mo din pala eh. Pwes, balik tayo sa'yo. Ngayong gabi, tayo ang magkaharap. Meron dapat sa atin ang manaig. Mayor, marami akong gustong sabihin sa'yo. Buksan mo, tenga mo, simulan mo ng makinig. Sa Quiapo, yung ibang nagtitinda doon ng marinated bangus, pucha, sira. 400 tapos luma pala. May pwesto doon ng cellphone repair sa may mall, second floor, akala mo, fiesta. Ang mamahal maningil, tapos pag uwi mo ng bahay, sira yung pyesa.
yung kalsada na para sa tao yawa. Sinakop na ng parking, yung motor hile-hilera kala mo ay naka-planking, mahal pa ng ticket lang yan, ang pangit nyo ka-banding! Hindi lang yan. Pero alam mo kung bakit ko sinasabi to? Naniwala sila sa'yo. Naniwala ka sa iba na pwede mo nang pamunuan ang bansa at pabayaan na sila. Marami pang problema ang bayan mo. May ilang taon ka pa para aksyonan. Kaya paano mo maayos ang buong Pilipinas kung yung maliit na bagay hindi mo pa masolusyonan? Karamihan sa Manilenyo na asuporta sa'yo pero batila. Di ka nakontento sa posisyong sila mismo ang naghila. Ikaw ang nagpa-apoy at tumunaw ng sarili mong kandila. Pag natalo kang presidente, wala ka nang babalik ang Maynila. Ambitious. Sa totoo lang, maraming mayor ang mas magaling sa'yo. Masyado ka lang natutukan ng kamera. Nakakairita ka ng mapanood sa balita. Karen Davila, dami-dami na. Kabi-kabila, oo tang ina, lamang ka sa views. Kahit di importante, ultimo pang sakit ng tiyan mo, laman pa ng news. Kung nag-focus ka na lang sana sa Maynila, doon mo pinakita yung sinasabi mong pagbabago. Ginawa mo yung gusto mong mangyari. At pag nangyari talaga, yung maging presidente ka, magtutulak mismo mga tao. Kaso nandiyan ka na eh, padalos-dalos ka. Pero hindi ako galit sa'yo. Kailangan mo lang marinig mula sa hindi mo kakampi ang isang bahagi ng totoo. Tatapusin ko na to sa politika. Nakakasawa na rin yung lagi kang nakikipagtalo. Suportahan nyo kung sino gusto nyo. Di natin kailangan mag-away-away kasi sa bandang muli, magkakaibigan pa rin tayo. Relax! Relax! Huwag kayong masyadong magpaka-politika shit. Huwag kayong magpapasupil. Ang gusto ko lang sabihin ngayon, Merry Christmas, Kuya Kebs! And Happy New Year! Flip-top Sheridan vs. Jonas, mag-iib isa pang beses para sa kanilang pareho. Yes! At ang panalo, sana next year lahat ng Pilipino. Yes! Pinabati ko nga pala yung mga kaibigan ko dyan sa General Trias, sila Vice Mayor, sila Konsehal. Tapos yung Vice Mayor dyan sa Bulacan, sa May Balagtas, Ventura Family, MJ pare, thank you, salamat. Yun, shoutout nga pala kay Boss Sanjo, Boss Pipito, Rodmer ng Rodmer Cargiente, Raymark Casebo, Hyde Codilla, Justin Diamante, paring Justin, maraming salamat sa'yo, Phil ng DHAS team, Hustle and Provide, Boss Trap ng HP, Boss Kryzen ng HP, Michael, High Days Clothing, Fly High ng Basketball California, New Era Souls, Flip Sneakerheads, Easy Lang Clothing, at Connected to All, at sa aking mahal na mahal na mahal na asawa, I love you, at kay Sinky Potwat at sa baby ko. Yeah! Yun, maganda naman ang naging sagutan namin ni Manny Pacquiao, no? At sana sa susunod na eleksyon, next year, maging matalino na tayo sa pagboto. Huwag nating dumihin daliri natin sa maduming paraan. Okay, tama. Isinasaayos ko yung madalas na reklamo nila at mga ayaw. Yung mga madidilim na kalsada, pinatayuan ko ng post-it ilaw. Nang sa ganon ay di na madagdagan ang mga nadarapang magnanakaw. The fight is good and I love it and my opponent is good and he do what he do and I'm do what I'm do and that's good for our country and I think that's it. Di ba ikaw yung mayor na mahilig sa baliktaran? Mot, ikaw ba yan? Alam namin naman ka sa pagkatao mo yun ang demo na banlawan. Pipigain kita gamit ng salita sabay sampay. Oops, nag-gets yung reference. Halatang inabahan dahil ang labahan ay labahan pa rin pag hindi nilabahan. Hindi na ako Cisco ah. Jonas na. Yung, pala subscribe kayo sa YouTube channel dahil may lalabas akong album tungkol sa inuman. At yun, para mas subaybayan nyo rin yung mga music na nilalabas ko at nilalabas ko rin yung mga music video nun, syempre. Jonas Dichoso Official, sundan nyo lang ako. Salamat sa mga sumusuporta sa akin, mga di nagsasawa sa mukha ko. Ayun, tumatakbo akong independent councilor sa District 1 ng Muntinlupa. Wala po akong malaking pera kagaya ng mga tumatakbo ngayon. Wala po akong pangkampanyang malaki. Ang meron lang ako, gusto ko kayong tulungan sa mga paraang gusto ko, sa mga gusto kong isulong na batas para sa Muntinlupa. Ayun po. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin magmula sa TikTok,
Facebook, Instagram o kahit saan pang social media apps. Maraming maraming salamat sa inyo. At syempre gusto ko rin pasalamatan ang aking mahal na asawa, Nonny Lindumala, at ang aking baby, Senki. Yeah. To all the voters out there, just think and think the Philippines, whoever it is you want to be a president, vote wisely and wish wisely. I don't know what's wisely. Why we do vote wisely? I don't know wisely. Don't vote wisely. So vote what's good in your hood.